Lord, sana paglagi ko maging isa akong magaling na news reporter. Like ko po maging anchor sa news television like my mommy. Amen. Yes! Star section ako! Mommy, may ganda sa akin sa picture na nilibod ko isa eh. Ano sabi? Wala ka naman siguro yung magagawa, no? Pati niya? Dear Miss Hinder, please be informed that your daughter Genevieve Hinder was recruited to join the radio broadcasting team that will be battling in the divisionals, regionals, and hopefully nationals, which will be a great opportunity to hone her skills in broadcasting. We would really appreciate your permission for her. Thank you and God bless. Kailangan ko mag-sign to? Yes! Sige, okay na. Alagaan ko yung voice mo ha. Mamaya, pagtitimpla ka ng ginger tea. Okay na, here's your tea. Thank you, Mommy. Ha? Water ka na. Huwag na ma'am, ayaw ko na sa mga water after tea eh. Sleep na po ako. Okay, naligo ka na ba? Toothbrush ka na ba? Bukas na lang po ma'am, sleepy na ako eh. Nakuha na ka, oral hygiene, importante yan. Opo. Click na ako na dyan yung service ko. Alam mo, brush ka muna ng ipin mo! Huwag na ma'am, face mask naman ako. Ha? Kailan, WPC 98.5, balita ngayon. Ay, sorry po. Today's headline, Turgan News, maunang sa aming weekends at sa palitang showbiz, Barbie Fortesa at Lady Tikapo, nag-date na ba out of sa labas? Pakinong bet! Tinatamad akong mag-brush. Bukas na lang. Mami. Oh, anak. Ano mo nangyari sa'yo doon brush mo? Okay ka lang ba? Kaya mo pumasok sa school? Opo, kaya ko. I need you breakfast pa naman. Tapos may practice pa kayo mamayang hapon for broadcasting. Sure ka ba kaya mo pumasok? Opo. Okay. Mami, ang sakit po ng lalamulan ko. Ang hirap lumalong. Ha? Ano ba kasi nangyari? Nagsisigaw ka ba kahapon? Kaya, biglang mo ngayon, mukhang napapaos ka. Mamaya nga, you drink a lot of water after that, ha? Inom ka na maraming tubig. Yes, ma'am. Yippee! Alam ko naman, nandiyan na yung service ko. Pag-face mask lang po ako, tinatamad po ako mag-toothbrush. Hindi ka na naman mag-toothbrush? Sige na nga, baka mamaya maano ka pa ng bus. Inom ka pa ng bus. Last is na pag-usapan naman natin yung photosynthesis kahapon. Ang sakit ng ulo ko. Summary yun ng pag-aralan natin kahapon. Teacher, oh yes na, masakit po ulo ko. Kaya ka. Hala, ang init ng pakiramdam ko. Punta ka muna sa clinic para magpagpahinga ka. Tara. Yes? Are you okay? Ano? Nurse, masakit po ulo ko. Nalagatin mo ako. From 1 to 10. 10 yung pinakamasakit, 1 yung pinaka-hindi masakit. Mukha 9.5. Oh, so you have fever nga, 39.2 siya. Okay? Papahinga ka muna dyan, Hidra. Kaya mo ba ng patagilid? Assist kita ng side lying position, ha? Okay. Better na ano, index? Dito na. Okay na. Pahinga ka lang dyan ha. Sarado ko yung pinto. Bye. Hello?
Yes po, hello? Yes po, mami po ba ito ni Genevieve? Opo. Okay, nurse po ito ng school niya. Advice ko lang po na please pick her up dito sa school. If pwede po magpa-check up na rin kasi mataas po yung lagnat niya and then may sore throat din po siya. Need niyo po siya ipa-check up kay Doc para di na po magkaroon ng complications. Dito ko na po explain yung iba, mami, ha? Thank you po. Sige po, thank you. Yes po. Hi, mami. Mami po kayo ni Jenny. Opo po. Okay po, nandiyan po si Jenny. Ano yung si anak? Napansin niyo po ba si Jen na nagbago yung condition niya mula umaga? Opo eh. Kanina umaga kasi parang pao siya. Kala po nga nagsisisigaw siya, kaya nagkagawin niya. Okay po, pagdating niya po sa akin, matanggay po siya eh. So, advice ko lang, pupunta na kayo sa doctor kung patuloy po hanggang mamaya na ganyan yung condition niya. Maintain adequate rest na lang po. Huwag po siya hayaan na makihalubilo sa iba kahit gusto niya. And then, sufficient fluids po sana, painumin ng maraming tubig. Sa hospital na po yung further advices kasi hindi pa po tayo siya sa diagnosis ni Jen. Okay po. Yun lang naman po, pwede na po kayo makapunta sa clinic. Thank you, nurse. Thank you po. Gusto po si Jen, mami? Nakodong hindi siya okay. Kasi nilalagnat siya. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari. Parang kaos din po kasi siya eh. Ah, okay. Kasi based sa chart niya, may lagnat siya. At the same time, masakit yung lalamunan na, mami. Oh, sige, Genevieve. Ako si Doc. Upo ka lang na mayos. Check up lang kita, ha? So, pwedeng palis muna ako naman. Smok? Ah, say ha? Okay, so, i-take note natin yun. Ngayon, pwede ka bang tumingala para i-check natin yung ano mo, yung lymph nodes mo. Tapos, i-check din natin yung breathing mo. Okay, there's no rashes naman. Ngayon, check natin yung breathing mo, okay? Kapag sinabi kong inhale, inhale ka ng malakas, okay? Hinga malalim. Inhale, exhale, inhale, exhale. So far, okay naman lahat ng feelings mo. Tapos, so nagtutugbrush ko ba lagi? Ako daw hindi po. Minsan, ano lagi niya sinasabi na mag-face mask na lang daw po siya. Okay. So, ayun may nakasama, may kita nakasama ka na ba sa school na may sakit? Okay, sige. I'll take note of that, okay? So, based sa findings natin, meron pong consularity si Jen. So, posibleng dahil po ito sa bacteria o infection. Madalas po ito nakikita or ano, meron tayong puti-puti sa tonsils. Ang tawag po natin dito is tonsillar exudates. Hindi inuubo. At the same time, masakit po yung lymph nodes niya tsaka nag-enlarge po siya. So, dahil po dito, yung symptoms po na nararamdaman ni Jen is yun din po tayo nag-base ng diagnosis niya. Kung di po natin naagapan ito or nalaman agad, pwede po siya mag-cause ng rheumatic fever, lalo na sa mga bata. Connected po ito sa pagkakaroon ng damage sa puso. So, buti na lang naagapan natin agad. Resetahan ko na po si Jen. So, Jen, penicillin antibiotic po. Make sure natatapusin mo siya 7 days na inumin kahit wala nang lagnat o nararamdaman. Then, after that, bibigyan din kita ng paracetamol para mabawasan ang sana nalamunan mo. And make sure na inom na maraming tubig. Last na dyan, kukuha ko ng sample ng secretion para sa mga mapapadali natin sa lab at mapacheck natin na maayos. Sorry. So, okay po. Ito po yung reseta. Okay po. So, bali mami, yung gamot po na nireseta ni Doc sa inyo is penicillin. Kailangan pong inumin niyo ni Genevieve for 7 days straight. Kailangan po niyang matapos yon para hindi na po magkaroon ng relapse or bumalik po yung bacteria na nakay Genevieve. So, bali Genevieve, bawal muna tayo sa mga maanghang, sa mga crackers, and sa mga chips para hindi lalo sinakit yung lalabot mo. Tapos, gaya ng sabi ni Doc kanina, drink lots of water, rest, and pwede naman po yung popsicles and ice polar para mabawasan yung pamamaga at pain na lang ng Genevieve. So Genevieve, pahinga ka muna ka, nood mo na ng TV at sumunod kay mami para alam ka kung
Tapos po, mami, ako po yung resete ko. Tapos, paalala lang po, wag mo na pong babapas sa PC. Jenny, wait, ako po siya. Okay, alright. Sige, thank you po. Thank you po. Thank you, nurse. Thank you po. Next po, Chanzon. Oh, let's practice na, ha? Galingin nyo. Go, Jen! Go, Za! Today's news headline. Gulay, bumababa ang presyo dahil sa bagyo. Thank you po. Good luck sa ating bukas. Oh, good luck bukas na lang, ha? Galingan mo, ha? Tandaan mo, lagi ako nakasuporta sa'yo. Pero alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi lumalayo yung sakit mo. Basta tatandaan mo, bukas nandun ako para sa pag-cheer talaga kita ng malakas na malakas. Basta, kaya mo yan, ha? Thank you, Mami.